Editor ng Abante. And columnist. Yeah. Yes, entertainment editor. Bago ko tanongin si na Senator sa Ting Lasso and Annie Marcos, syempre gusto kita i-congratulate Wilson. Thank you, June. Lee Flores. Galing Palaspiñas. Juan Patisal Day. Galing Palaspiñas. Yeah, syempre, Juan Patisal Day, sinimulan mo ito in 2015. Ah, yes. Yeah, so congratulations. Ang dami-dami talaga na kinabang. Ang dami-dami mong natutulungan. With the help of Senator Ping Lacson and Senator Annie Marcos. So ako, I would like to congratulate you. Thank you, Joe. Lalo na, syempre, pang-ninth year na to, di ba? Pang-tenth. Ah, tenth. Kasi 2015 ka nagsimula. Ay, oh, ninth year na. Ano ba talaga? Oo na. Tenth up, tenth. Tenth, kasi 15 niya. Yeah. Anyway, siya, pang-tenth to, kasi pang-eleven kasi na siya. Okay. Pero Wilson, yan, yes. Ang bongga, no? World Patisal Day, talagang, sa iba kasi World Bread Day, di ba? Yes, ikaw yung gumawa neto, Patisal Day, World Patisal Day. Yes, kasi even abroad, no? Yung mga kababayan na, even in the United States, Europe, talagang isa sa ibinibenta nila ang iba't ibang klaseng pandesal, di ba? Oo, lately nga ubi, nauso yung ubi pandesal, yan. Oo, what's inspired you na gawin tong World Pandesal Day? Kasi ito din, etong Kamuning Bakery nga, talaga naman dinadayo, dinudulog ng media, iba't ibang media because of the pandesal forum na ito din nagsimula, di ba? So, what made you decide na gumawa ng World Pandesal Day? Kasi alam mo, ang pandesal talaga eh sobrang sikat, di ba? Yes. Lalo na nung 70s, even in the movies, in 1976, there was a big blockbuster movie na pinagbidani ninyong ulak under Regal Films, ang Peter Pandesal. Are you aware of that? Yeah. Hindi ko pa nabutan yata. Pero pala ganyan, magaling. Kasi, alam mo, John, kasi nakita ko sa ibang bangsa, proud sila sa tinapay nila. Like France, sobrang silang proud sa baguette nila. Sobrang silang proud sa baguette nila at saka baguette bakers nila. May pinaregister ko nila sa UNESCO yata na cultural something. It's yung mga pagkain, proud sila. Tapos nakita ko, Senator, I mean Senator Ping, nung nabili ko to from the original owners, 1939 pa to, ayaw na nila kasi mahirap daw ang negosyo ng Panadelia, marami ng pabrika ng mga tinapay. Nakita ko yung mga bakers natin ng Pilipino, hindi pala matatalo sa European, Japanese, French, and Korean bakers. Tapos, re-research ko din, akala ko din noon, katulad din Senator Ping, Senator Army, akala ko Spain galing ang pandesal. Re-research ko, tayo lang pala sa Pilipinas may pandesal. Wala sa Spain, wala sa Mexico, wala sa South America. So, naisip ko, i-promote natin, pagmalaki natin ang kultura ng baking sa Pilipinas. Tsaka kawawa yung mga panadero sa Pilipinas, sa buong mundo. At tulog pa tayong lahat, nagigising na sila, gumagawa na sila ng tinapay bago pa tayo magising. So, we want to honor bread and also promote ano yung saka yung hunger, overcome hunger. May tanong ako dyan, baka pwede natin tanongin silang dalawa kung gawing pelikula yung buhay ni Senator Amy naging pelikula na, pero hindi biopic yan, parang it's a family story. Tapos si Senator Ping naging story din, ang daming ano, Ping Plaques. Oo, naging may ano Super Cup, may iba't iba, di ba? Oo, may Robin Padilla noon, tapos si Senator Amy din, di ba? Yung actually, bata pa si Senator Amy. Oo. Kasama na siya doon sa buhay ng parents niya, di ba? Yes. Na ginawa na nila. Ay, oo, maganda pa sila. Oo, di ba? Ang bongi ng movie niyo, no? Pinagbutlog ng tanha, di ba? Tama ba? Oh, bata siya. Kasi Bill Basanto. Si Bill Basanto. Si Bill Basanto. Si Bill na gumarap sa akin, hinirap pa yung uniform at sa eskwela. Wow, sika. Wow. Bill ba naging sikat pa sobra? Oh, ano daw ang tanong ni June kanina sa umaga? Ano daw suggestion ninyong dalawa, Senator, I mean Senator Ping, to revive and promote Philippine movies? Kasi in the 70s, 80s, we were one of the largest movie makers in the world.
Ngayon, we are barely struggling to survive ang Filipino movies. Yes. Actually, si Senator Amy, she's really known na nagmamahal sa industriya, di ba? Yes. Sino ba makakalimot sa CCP sa mga grabe ang mga pelikula niya, Himala, yes. The likes niya. May suggestion? Si Rudy Fernandez. Wow, may Rudy Fernandez, may Robin Padilla pa. Wow, sika talaga. Kaya itong dalawang senator nandito sa atin, hindi ordinary senators, larger than life sila. Real life hero sila. Kasi sila pa ating kumukontra sa mga kalokohan sa politika. Anong suggestion na daw how to revive Philippine movies? Ay, ang Philippine movies ako yung nagtulak ng creative industries law na ngayon nagtatakda ng Creative Industries Council. Sana talagang pagtibayin yan pagkat napakarami natin na magagaling na kabataan. At sa lahat, hindi ko alam kung talagang nawawala na lang ang ating film industry o talagang tayo naman ay nawawala sa paniniwala na may film industry pa. So importante talaga, maniwigan tayo dyan, tulungan natin. Ang dami-daming producer. Ang problema ngayon yung distribution kung paano kumita. Baka sintomas na ng problema ito ang issue na napakarami daw artista na tumakbo sa politika. Oo nga. Ayun nga. At yun nga ang sinasabi at kailangan talaga natin tulungan ang ating film industry sa hulot dulo. Hindi naman magaling sa sports lagi ang Pilipinas kundi ilan lamang. Hindi naman tayo sumikat sa agham at engineering, kundi ang Pilipino ay talagang likas na artista, malikhain, may kultura. So sana itong talent na ito ay talagang i-develop natin at bigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa. Thank you, Senator. May nagtanong pa.